Sana'y... Ito ang aking pamilya. Si nanay, si tatay, ako at ang aking mga kapatid. Tatlo kaming orihinal na anak ng mga magulang ko. Ang ibang kapatid ko, naligaw sa aming bahay at kinupkop bilang pamilya ko. Tatlo daw kaming nanggaling sa tiyan ni Mommy. Ang ibang kapatid ko, sa puso daw niya nagmula. Iba't iba man kami ng pinanggalingan, lahat kami mga anak niya. Siya si Mommy Claire, ang aming junk shop mommy. Naku, please welcome ang ating... Nashock po ako, ang ating napakabatang junk shop mommy, si Claire Lim. Hello, Mommy Claire! Oh my goodness! Napakabagets at napakaganda ni Mommy Claire. You know, you are glowing. You have a sparkle in your eyes. I think it's coming from the goodness of your heart. Okay, sa ngayon po, meron na kayong, Diyos ko, 19 na anak-anaka na kinukupkop, Mommy Claire. Paano po nyo binuksan ang tahanan nyo at binubuksan pa rin sa mga estranghero ng buong tiwala, lalo na po sa panahon ngayon? Kasi yung mga batang yon na pamahal sa amin talaga. Tsaka once na may mga bata talaga na karapat-dapat tulungan, tinutulungan namin sila. Paano po yun, Mami Claire? Paano nyo nalalaman kung karapat-dapat ng tulungan? Let's say, muna po, pakikwento muna, pag may pumasok sa inyong junk shop, paano nyo alam na nangangailangan ng tulong or meron na bang, medyo kumalat na ba, na chismis na, naku yung bahay na yun tumutulong? Bali po, nung umpisa po talaga, may isang bata na talagang inalagaan na ng pamilya danan. Kasi yung pamilya, bali ang junk shop namin, ang husband ko, family business na talaga nila yung pagja-junk shop. Natural na rin sa kanila yung pag-aaruga ng mga bata. Hanggang sa... Mabuti na talaga ang puso. Opo. Hanggang sa... Nung kami ng mag-asawang nagtayo, family Lim na ang nagtayo ng junk shop, ang asawa ko kasi madali niyang makikilala yung mga batang kung nagsisinungaling o... Alam na niya. Alam niya na agad kung nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo, karapat-dapat silang tulungan. You have 3 children na biological, di ba? Hindi po nagkakaroon ng selosan? Hindi naman po, kasi yung panganay ko po, pinasinasabi ko sa kanila na ang pagtulong sa kapwa, mas maganda. Kasi kung ano ang meron ka, i-share mo. Tama! Sabi ko sa kanila kasi ang Panginoon, isineshare niya din lahat ng bagay. Tama yun. At saka talagang dinibdib nyo ang kautosan yun. Mami, nasa audience po natin ngayon, dito po, dalawang row pa lang po yan, hindi kasali si Wahid. Na dalawang row po ang ilan lamang sa mga anak-anaka ni Mami. Ayan. Hindi rin po kasama si Lola. Ayun po. Ito lang pong tatlo sa second row at ang lahat ng nasa harap. Kumusta kayo? Parang mahal na mahal niyo ba si Mami? Grabe bang bait? Mahal na mahal niya kayo, no? Ayan. Alam ko na ngayon kung bakit hindi natatakot sina Mami Claire na mag-ampon o buksan ang kanilang puso at tahanan at junk shop sa mga batang naliligaw, no? Kasi baka mamaya may masamang loob pala. Alam ko na kung ba't di sila takot. Try lang nila, kukuyugin sila ng mga anak ni Mami Claire, hindi ba, no? Patay sila. Naku, 19 yan. At ngayon naman, narito ang isa sa mga naging successful na anak nyo sa puso, Mami Claire. Isa rin sa pinakamatagal na nanirahan sa inyo, tawagin na po natin siya, si Kimar. Hi, Kimar! Hi po. Hello, Kimar! Hello po. May pamilya na si Kimar ngayon, hindi ba? Po. Ayan, kumusta ka? Ito welcome! Po. Ayan si Mami, ayan si Ate Claire mo. Ayan, Kimar. Paano ka napunta sa junk shop nila Ate Claire mo? Ayun, una po, nagtatrabaho ng construction. Tapos yung nawalan na ako ng trabaho, may isang kaibigan nagtulong sa akin. Sabi niya, sumama ka na lang sa amin sa junk shop. Ilan taong ka nun? 19 pa po. Okay. Tapos? Pag ano po, tuloy-tuloy na ako hanggang dun sa kanila. Tapos yung nawala ako ng isang taon, nakala nila umuwi na ako. Di naghahanap na po sila. Sabi ko, wala. Nag-vacation lang po sa isang bahay. Ayun. Pagbalik ko,
Maraming salamat din po ulit. Tinanggap nila po ulit. Kasi galing kang? Sa kulungan. Ayun, sa kulungan. Tapos tinanggap ka ulit. Hindi nila po alam na kulong ako. Ay, hindi mo sinabi. Hindi po. Pero tinanggap ka pa rin nila ng buong puso. Anong mga bagay na ang masasabi mong natutunan mo sa kanila, Kimar? At lalo na sa patungo sa kinabukasan mo, anong isa na sa buhay mo ngayon sa mga turong nabigay nila sa iyo? Ano mo, yung masasabi ko po sa kanila, kahit naman ako ganito, wala ako sa mga magulang ko, hindi nila ako tinurin na iba. Tinurin nila ako ng turin na parang anak nila na. Tapos, hindi nila ako ng tinuturuan nila ako ng magandang kinabukasan, mga patungan ko pang sa magkaroon man akong pamilya. Mapalapit sa Panginoon. Ano lang trabaho mo, Kimar? Doon pa rin po, sa Jiangsap nila. At least tumutulong na siya. Agad. Parang anak ka na nga ni Ate Claire talaga, no? Doon na rin po ako. Kumain, doon na rin, matulog, maligo, doon na rin. Binibigyan nila pa ako ng kwarte. Ginawa nila ang sariling bahay. Ano ba naman tong sila, Mami Claire? Sus Mario, isa sa inyo na may gustong sabihin kay Ate Claire nyo na hindi nyo pa nasasabi sa kanya na gustong-gusto nyong sabihin for all of you. Sige anak, anong name mo? Joshua po. Joshua, hello. Anong gusto mo sabihin kay Ate Claire mo? Sa akin po, masasabi ko kay Ate Claire. Ate Claire, maraming salamat sa lagi mong pagsubaybay sa amin. Tuwing aalis kami, lagi kang may pabaong paalala kung anong dapat gawin. Kung ano yung binigay mong suporta sa amin, sana asahan mo, tutumbasan namin ng katapatan sa iyan. At pati na rin kay Kuya Bong. Ayan, kay Kuya Bong naman, anong mensahe mo, Bong, para kay Claire at sa mga anak ninyo? Mensahe ko sa asawa ko, sana pagpatuloy niya yung ganong gawain, yung share yung blessing, tapos sana bigyan pa kami lalo ng biyaya ng Panginoon para mas marami kaming matulungan. Sa mga tao, sana maging maiayos nila yung buhay nila tsaka yung sarili nila, na bigyan nila ng importansya yung lahat ng bagay na tinatamasa nila ngayon. Ayun. Claire, ano ang nabibigay sa iyong kaligayahan ng pagkakaroon ng maraming anak sa puso? Masayang pagiging ine. Parang andyan lang sila, kaibigan mo, kasama mo, kapatid mo. Walang katumbas na kasiyahan ang maibibigay nila sa akin kasi diba yung ganyan sila, masaya kami, para kami magkakapatid, magkakaibigan. Napakasimple ng buhay, na walang problema. Kasi sa mundo nito, napakaraming problema. Sa totoo lang, napakasimpleng magpakasaya. Pero ang simpleng buhay na yung magmumula sa biruan, sa kulitan. Napakasayang bahagi ng buhay yun eh. Asa, minsan, lumalabas kami para maramdaman nila na malaya palang mundo, masarap palang mabuhay. Higit sa lahat, napakasarap mabuhay pagka wala kang inaalala dahil nagka-problema kang ginawa mo ng sarili mo, di ba? Maganda yung tahimik ang buhay, hindi ba, no, Kimar? Napakasarap mabuhay ng tahimik, ng walang kaaway, walang sinasagasaan, hindi ba? At, Mami Claire, maraming salamat sa'yo dahil sobra na lang talaga, hindi lang dugo ang nagbubuklod ng isang pamilya. Para sa mga batang tinalikuran na ng mga taong dapat nag-aaruga sa kanila, at para sa mga batang naligaw ng landas, di ba, Kimar? Hulog ng langit ang mga tulad ni Mami Claire na handang maging ina para sa kanila. Maraming salamat, Mami Claire. At Bong, maraming salamat, Kuya Bong, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ano ba ito? Pasensya na po. Talaga pong iyakin ako. Pagpakatotoo na tayo, okay? Talagang iyakin ako. Ayan, pagpayat ko po, magiging billboard ko.
aalihin pang sa plot kung ako'y payatot. Para po nang umiyak. Ayan. Thank you very much, Claire. At sa aming pagbabalik, isang babaeng dumaan sa mapait na karanasan at ngayon, nakikipaglaban sa buhay para lang sa kanyang mga anak. Susunod na yan, dito lamang po sa Kasama Mo, Kapatid. Grabe naman. Grabe. Pag nagdadampong kami sa may bantay bata, parang gusto ko na po silang iwan dun at kausapin yung guardian na. Pwede ko bang iwan na lang po yung dalawa kong anak.